Mic test. Okay. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Mic test. Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na magkaroon ng Bible Seminar. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Nawa'y kiling po namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Nawa'y maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, it's already fourth session. Tayo po ay nasa ika-apat na session na po. Right? You feel time goes so fast? At napakiramdam niyo po, napakabilis ng oras. Yeah. Today, we learn fourth session. Ngayon po, ang pag-aaralan natin yung fourth session. Yeah, we will learn about sin and the judgment. Pag-aaralan natin yung kasalanan at paghuhukom. Yeah, if you listen carefully, yeah, you can come to the repentance, to the session. Kung makikinig po kayong mabuti, kayo po ay darating sa pagsisisi sa pamamagitan po ng session na ito. Okay. At first, let's summarize what we learned until last night. Una, atin buudin po yung ating napag-aralan hanggang kagabi. God gave the Bible to a man. Ibinigay ng Diyos ang Biblia sa tao. Yeah. Because God wants all men to be saved. Dahil yung Diyos nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. Yeah. So our side, we have to get the salvation. Kaya po sa ating panig, kailangan nating makuha ang kaligtasan. Yeah. That's why we have this Bible seminar to get the salvation. Kaya po, mayroon tayong ganitong Bible seminar upang magkaroon ng kaligtasan. Yeah. When you get the salvation, you get the eternal life. Kapag nagkaroon ka po ng kaligtasan, magkakaroon ka din po ng buhay na walang hanggan. Then you can go to heaven. Kung gayon, ikaw po'y makakapunta sa langit. Okay. So we are learning the Bible. Kaya tayo po ay nag-aaral ng Biblia. We check evidence of history in the Bible. At sinuri natin yung mga ebidensya ng kasaysayan sa Biblia. Garden of Eden, Noah's flood, Babel Tower, Ladders Crossing, right? Yeah, it's a real history, right? Ito po ay mga tunay na kasaysayan, tama po ba? We checked many evidences, right? At sinuri natin yung napakaraming katibayan. Yeah. And also we checked fulfillment of the prophecy. At sinuri din po natin yung katuparan ng propesya. So we learn about the history of Israel. Kaya natutunan po natin yung kasaysayan ng Israel. And also we learn about sign of the end of age, right? At napag-aralan din po natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. So, tama ba? We check all the prophecies in the Bible were already complete fulfilled. Nasuri natin na lahat ng katuparan ng propesya sa Biblia po ay lahat natupad. Yeah. We learn many things, right? Napag-aralan natin yung maraming bagay. Tama po ba? But maybe you cannot remember everything, right? Pero subalit, marahil po, hindi nyo po maalala ang lahat ng ito. No problem. Wala pong problema. Yeah, you cannot remember. Na hindi nyo po maalala lahat. Yeah. But you can just conclude. Pwede nyo po itong mapagwakas. Yeah, kaga ito. Yeah. Ang Diyos ay buhay. Tama po ba? Yeah, tama. At ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Tama po ba? Yeah, tama. So, even though you don't remember everything, if you can conclude like this, it's a good. Kahit na hindi nyo po maalala lahat, pero kung masasabi nyo lang po ito, mabuti po. Okay, so today, let's start session 4. Kaya ngayon, magsimula po tayo ng session 4. Through this session, you have to come to the repentance. Sa magitan ng session na ito, kailangan nating dumating sa tunay na pagsisisi. So first,
We need to think about what do we have to know to be saved? Una, kailangan nating pag-isipan, ano po yung dapat nating malaman upang maligtas? Pag-isipan natin, yeah, upang maligtas, ano ang dapat nating malaman? Ano ang dapat nating malaman? Yeah, una, yeah, hindi pa ako naligtas. Hindi pa ako naligtas. Yeah. Even though you are not really saved, if you think you are already saved, you are very difficult to be saved. Kahit na hindi ka pa talaga tunay na naligtas, pero iniisip mong ligtas ka na, sa katunayan, napakahirap mo kung maligtas. That's why you have to check yourself whether you are really saved or not. Kaya kailangan mo pong siyasatin ang iyong sarili kung ikaw ba ay talagang ligtas, yeah, o hindi. Hindi pa ako naligtas. Kailangan mo malutas ang maling pakaunawa ng kaligtasan. Yeah. Pangalawa, yeah, ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. Yeah. Kailangan ng tunay na pagsisisi. Yeah. So, kailangan mong malaman ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos. Okay? Yeah, pangatlo, kailangan mo malaman tunay na ebanghelyo. Tunay na ebanghelyo. Yeah. Kailangan mo maniwala sa ebanghelyo. But today we will think about number one and number two. Pero sa gabing ito, yung pag-aaralan po natin, yung una at ikalawa. Yeah. And tomorrow, yeah, we'll learn number three. At bukas naman po yung number three. But when you clearly understand number one and number two, you can understand number three tomorrow. Pero kapag malinaw mong naintindihan yung number one at number two, bukas malinaw mo ding maintindihan yung number three. Yeah, then you can be really saved. Kung ngayon ikaw ay talagang maliligtas. That's right, today. Kaya ngayon. Yeah, today is really important. Ngayon ay talagang napakahalaga po. Right? You have to more focus today. Kailangan mo pong higit na mag-focus ngayon. Okay. Yeah. Number one. Pag-isipan natin una. Yeah. Number one, hindi pa ako naligtas. Malutas ang maling pagkaunawa ng kaligtasan. Yeah. maraming tao ang may hindi pagkakaunawan tungkol sa panalangin ng patanggap. Yeah, it's a wrong faith of salvation. Ito po yung maling pananampalataya sa kaligtasan. It's a works of Satan. Ito po yung gawa ni Satanas. Because many people misunderstand this verse. Dahil maraming tao po, mali yung kanilang pagkakaunawa sa verse na ito. Okay, Juan chapter 1, 12, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkaluban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sinabi ng Biblia na kung tatanggap natin si Jesus, tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Tapo ba? Sinabi ng Biblia? Ngunit ang bersikulo ito ay hindi binanggit kung paano tanggapin si Jesus. Yeah. Hindi natin matatanggap si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. You have to look at carefully what the Bible says. Kailangan nyo pong tingnan mabuti kung ano po yung sinasabi ng Biblia. Right? It doesn't say, right, we can receive Jesus through prayer, right? Hindi po sinasabi dito na pwede nating tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Tama po ba? It just say, right, if we receive Jesus, we become children of God. Ang sinabi lang dito, kapag tinanggap natin si Jesus, maging mga anak tayo ng Diyos. Yeah, but how to receive Jesus? Pero paano tatanggapin si Jesus? Juan chapter 3:27, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Mula sa langit, mula sa Diyos, pareho, tama? Yeah. Kung hindi pinahihintulutan ng Diyos, ay walang makakatanggap kay Jesus. Okay? So the Bible says, yeah, hindi sa dugo,
Hindi sa dugo. Even though you are born in Christian family, it doesn't mean you are already saved. Kahit na isinilang ka po sa isang Kristiyanong pamilya, hindi ito nangangahulugang ligtas ka na din. Your side, you have to be born again individually. Ikaw po mismo, dapat kang ipanganak ng muli ng individual. At hindi sa kalooban ng laman, you cannot be saved through your own effort and own righteousness. Hindi ka po maliligtas sa magitan ng iyong sariling pagsikap at sariling katuwiran. Prayer of acceptance is also one of the will of the flesh. Yung panalangin ng pagtanggap, isa po ito sa mga kalooban ng laman. It's just your decision, right? Ito po ay iyo lamang pagpapasya. And also, through receiving the baptism, you cannot be saved. At sa pamamagitan po ng pagbabautismo, hindi ka rin po maliligtas. Baptism is just a ceremony. Yung bautismo po, isa lamang itong seremonya. Nobody can be saved through ceremony. Walang sino man yung pwedeng maligtas sa pamamagitan ng seremonya. Baptism, we need to receive a baptism after salvation. Kailangan nating magpabautismo pagkatapos maligtas. But we cannot be saved through baptism. Pero hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng bautismo. It's just the will of the flesh. Ito po'y kalooban lamang ng laman. At hindi sa kalooban ng tao. Ano po? You can have a special experience. Maring magkaroon ka ng mga kakaibang karanasan. You can speak in tongue. Makapagsalita ka ng mga wika. You can see an illusion. Nakakita ka ng mga ilusyon. You can experience some miracle. Makaranas ka ng himala. You can experience some healing. Na gumaling ka sa sakit. Okay, it's a good experience, right? Opo, mabuting karanasan yan. But you cannot be saved through your special experience. Pero hindi ka po pwedeng maligtas sa magitan ng iyong mga kakaibang karanasan. It is just the will of a man. Ito po'y kalooban lamang ng tao. It's a man's way, not God's way. Ito yung pamamaraan ng tao at hindi pamamaraan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, right? Kundi ng Diyos. Tama? Let's go back. Who are the one receive Jesus? Sino po yung mga tatanggap kay Jesus? Verse 13 explain, right? Pinaliwanag ng verse 13. Na ipinanganang hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos, right? Kundi ng Diyos. When you are born of God, you can be the one who can really receive Jesus. Kapag ipinanganak ka ng Diyos, ikaw po yung isa sa maaring tumanggap kay Jesus. What's a born of God? Ano po yung ipinanganak ng Diyos? You remember first session? Naalala niyo po ba sa first session? We are spiritually dead because of sin. Sa katunayan, spiritual po tayong patay dahil sa kasalanan. Which I explain what the meaning of being born again. Kaya ipinaliwanag ko po ano yung kahulugan ng ipanganak muli. Being born again means that the spirit become alive. Ang ipanganak na muli, yung patay na espiritu, muling mabuhay. Only the word of God has a power, right? Tanging salita lamang ng Diyos may kapangyarihan, di ba the po? The word of God can revive the dead spirit, right? Yung salita ng Diyos, kaya nitong buhayin yung patay na espiritu. That's why we can be born again through the word of God. Kaya may papanganak tayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. There is a born of God. Yan po yung ipinanganak ng Diyos. Right? We learn 1 Peter chapter 1:23. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Tama? We can be born again through the word of God, right? May papanganak tayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why when you are born again through the word of God, you can be the one who really receive Jesus. Kaya kapag ikaw ay ipinanganak na muli sa magitan ng salita ng Diyos, ikaw mismo yung tatanggap kay Jesus maging anak ng Diyos. Naintindihan niyo po? You have to clearly understand? Kailangan niyo po itong malinaw na maintindihan. Matthew 7:21, basahin po natin ng saway-saway. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino ang tao na tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Sino? Ang taong ito ay pumupunta sa simbahan
at naniniwala sa Diyos. Tama? Yeah. Kaya sinabi niya, Panginoon, Panginoon. Subali sinabi ni Jesus na hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng nangi. It means, even though he say, I already received Jesus. Ibig sabihin, maging siya po sinabi niya, tinanggap ko na si Jesus. And then every time he says, Lord, Lord. Palagi niya po sinasabi, Panginoon, Panginoon. But, right, he doesn't go to heaven, right? Pero hindi po siya napunta sa langit. Maring isipin mo, ang taong ito ay hindi sa parang sigasigo puso sa Diyos. Tingnan natin kung ano ang ginawa niya sa Panginoon. Mateo 7:22 and 23, basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Pagpropesya sa pangalan ni Jesus ay nangahulugan, pangangaral lang salita ng Diyos. Sino? Mari, pastor, at or o pari, tama? Yeah. Pangangaral lang salita ng Diyos. Yeah. Taong ito pagpapalayas ng mga demonyo ang mga, at paggawa ng mga gawang makapangyarihan. It's amazing, right? Nakakamangha po ito. Can you do right that? Magagawa niyo po ba yung ginagawa niya? Maybe you cannot do right that, right? Marahil hindi niyo po magagawa iyon. Maari mong isipin na ang taong ito makakapunta sa langit. Tama ba? Yeah. Subali sinabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Yeah. Kahit marami silang ginawang kawain para sa Diyos, hindi sila tinanggap ng Diyos. Yeah. Dahil hindi po sila ligtas sa pamamagitan ng daan ng Diyos. Daan ng Diyos. Pag-isipan natin, kaalaman. Ano ang kahulugan? Kaalaman. Ito ay personal na relasyon. Personal na relasyon. Pag-isipan natin, halimbawa, this man is a you. Pagpalagay natin, ang taong ito ay ikaw po. Okay. Sino po? Sino po ito? Sino? You know, right? Kilala niyo po siya, di ba? Yeah, president. Bongbong, presidente po. Bongbong Marcos, tama? You know, right? Yeah. Maybe you can say that I know him. Marahil pwede mong sabihin, kilala mo po siya. Right? You know him, right? Di ba? Kilala niyo naman po siya. Let's suppose you visit his house. Kaya isang araw, ipagpalagay natin, bumisita ka sa kanyang bahay. And you knock the door. At kumatok ka sa pintuan. President. Oh, Presidente. I know you very well. Kilalang kilala kita. Let's have a dinner together. Kumain tayong magkasama. What will President say? Ano po yung sasabihin ng Presidente? What did he say? Ano po yung sasabihin ng Presidente? Yeah. He will say, who are you? Sasabihin niya po, sino ka? Who are you? Sino ka? Why you are here? Bakit ka nandito? Why you are here? Bakit ka nandito? Why you enter here? Bakit ka pumasok dito? Police, bring him to the prison. Kayong police, dalhin siya sa bilangguan. You have to go to prison. Kailangan niya pong makulong po, di ba? Your side, you say, I know president. Kaya para sa iyo, pwede mong sabihin, kilala mo yung presidente. Yeah, but president doesn't know you, right? Pero yung presidente, hindi ka niya nakikilala. Yeah, you go to the prison. Kaya ikaw ay makukulong po. But it happened in believing Jesus. Pero ito po ay nangyayari sa pagsampalataya kay Jesus. I know Jesus. Maraming tao yung nagsabi, kilala ko si Jesus. I already received the Jesus. Tinanggap ko na si Jesus. Yeah. But do you have any evidence? Jesus really entered in your heart? Pero meron ka bang ibang katibayang pumasok sa iyong puso si Jesus? No evidence, right? Wala pong mga ebidensya.
Sinabi niya, hindi ko kayo kilala kailanman. Yeah. Lumayo kayo sa akin. Anong ibig sabihin? You have to go to hell. Kung gayon, ikaw po'y mapupunta sa impyerno. You don't have a personal relation with the Lord. Right? Wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Sulin mo, as sinabi ni Jesus, Lucas 13, 23 and 24, basahin po natin ng sabay-sabay. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsikap na pumasok at hindi makakapasok. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipon na pintuan. Yeah. Ano po, makipon na pintuan? Yeah. Meron makipon na pintuan. Sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Yeah. Ako ang pintuan. This narrow gate, can say that it's a salvation gate. Itong makipot na pintuan po ay masasabi natin pintuan ng kaligtasan. Who can enter this salvation gate? Sino po yung makapasok dito sa pintuan ng kaligtasan? You know, what's this? Alam niyo ba kung ano po yung pasan niya? Sin. Kasalanan. Sinner who has a sin cannot enter the salvation gate. Ang makasalanang may kasalanan, hindi po siya makakapasok sa pintuan ng kaligtasan. When you remove all the sin, you can enter the narrow gate. Kapag naalis na ang lahat mong kasalanan, dun ka palang makakapasok sa pintuan ng kaligtasan. When you serve all your sin through Jesus Christ, you can enter the narrow gate. Kapag nalutas mo ang lahat ng iyong kasalanan sa pamamagitan ni Jesus, makakapasok ka po sa pintuan ng kaligtasan. You can enter the salvation gate. Makakapasok ka po sa pintuan ng kaligtasan. You can go to heaven. Kaya ikaw ay makakapunta sa langit. Have you ever solved all your sin problem through Jesus Christ? Nalutas niyo na po ba ang problema ninyong lahat sa kasalanan sa magitan ni Jesus? Have you ever entered the narrow gate? Nakapasok ka na ba sa pinto, sa makipot na pintuan? Hindi sigurado. Anong ibig sabihin? Hindi sigurado. You never enter the narrow gate, right? Ibig sabihin, hindi ka talaga nakapasok kailanman sa makipot na pintuan. If you enter the narrow gate, when you enter? Kung nakapasok ka sa makipot na pintuan, kailan ka nakapasok? When you enter? Kailan ka nakapasok? Hindi sigurado. Anong ibig sabihin? Is something wrong? Parang may mali po, di ba? This evening, right? Yeah, you enter the gate. Sa gabing ito po, pumasok po kayo dito sa pintuan. You enter the main gate, right? Di ba pumasok po kayo sa main gate? But someone say, pero meron pong isang taong nagsabi, hindi sigurado. Hindi sigurado. Anong ibig sabi? Yeah. It's something wrong, right? At parang may mali kapag ganun po, di ba? If you really enter the gate, you can remember, right? Kung talagang nakapasok ka sa pintuan, maaalala mo. I enter this evening around the 6:30. Pumasok ako sa gate na ito around 6:30 p.m. Right? Di ba po? Yeah. When you enter the narrow gate? Kailan ka nakapasok ng makipot when na pintuan? When you enter the salvation gate? Kailan ka nakapasok sa pintuan ng kaligtasan? Hindi sigurado. It means you never enter the narrow gate. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga nakakapasok sa makipot na pintuan. It means you are not yet saved. Ibig sabihin, hindi ka pa po ligtas. So, you have to check yourself. Kaya kailangan mong siyasatin ng iyong sarili. Okay. Hindi, para ng kaligtasan, pray of acceptance. At, confession or asking forgiveness, it's also not the way of salvation. Yung pagpapahayag ng kasalanan at paghingi ng kapatawaran, hindi rin po ito paraan ng kaligtasan. We have to serve misunderstanding of a confession. Kailangan po nating malutas yung maling pagkaunawa sa pagpapahayag ng kasalanan. Many people
tried to solve their sin through confession. Maraming tao po yung sinusubukang lutasin yung kanilang kasalanan sa magitan ng pagpapahayag sa kasalanan. Many people say, even though I commit sin, every day I confess sin. Meron pong isang tao nagsabi, kahit na araw-araw akong nagkakasala, araw-araw din naman akong nangungumpisan. That's why maybe I will be okay. Kaya marahil siguro magiging okay ako. That's why maybe God will accept me. Kaya siguro tatanggapin ako ng Diyos. But they say, siguro. Pero yung sinasabi nila, siguro. Hindi sigurado, right? Siguro. Siguro God will accept me. Siguro tatanggapin ako ng Diyos. Bakit siguro? Because no Bible say like, dahil wala naman po sa Biblia yung ganyang sinasabi. You have to clearly understand what's the confession. Kailangan yung malinaw na maintindihan ano po yung ibig sabihin ng pagpapahayag ng kasalanan. Sinner mean unsaved one. Sa isang makasalanan, ibig sabihin hindi siya ligtas. To unsaved one, confession is a usually. Sa isang makasalanan, yung pagpapahayag ng kasalanan, wala po itong pakinabang. Because it cannot solve a sin problem. Dahil hindi naman ito malulutas yung problema sa kasalanan. You have to know to a sinner, God is a judge. Kailangan niyo pong malaman sa isang makasalanan, ang Diyos po ay hukom. God is a judge. Ang Diyos po ay hukom. That's why as a sinner, you confess the sin to judge, your sin cannot be solved. Kaya bilang makasalanan, kapag pinahayag mo yung kasalanan mo sa isang hukom, hindi malulutas po ito. Let's suppose you committed a great sin in this world. Pagpalagay natin, nakagawa ka ng malaking kasalanan sa mundong ito. Halimbawa, you killed somebody. Halimbawa, nakapatay ka ng isang tao. It's really great sin. Malaking kasalanan po yan, di ba? That's why you stand before the judge. Kaya tumayo ka sa harapan ng isang hukom. Then you ask forgiveness. At tumihingi ka ng kapatawaran. You confess your sin. Pinahayag mo yung kasalanan mo. Oh, judge, please forgive me. O hukom, patawarin mo ako. I confess my sin. Ipinahayag ko na yung kasalanan ko. Then will judge say? Kung ganyan, ganito ba yung sasabihin ng hukom? Oh, you confess your sin. O ipinahayag mo yung kasalanan mo. Even though you kill somebody, no problem, you can go. Kahit nakapatay ka ng isang tao, walang problema, umuwi ka na. You go home. Umuwi ka na. Tama o hindi? Tama po ba yun o hindi? Tama o hindi? Hindi. Your confession cannot solve your sin, right? Yung pagpapahayag ng kasalanan, hindi po nito malulutas ang kasalanan. If you have a sin, you have to go to prison, right? Kung may kasalanan ka, kailangan mong makulong. Your confession cannot solve your sin. Yung pagpapahayag mo, hindi nito malulutas yung problema sa kasalanan. But for righteous, righteous means save the one. Pero para sa isang matuwid, ito po yung taong ligtas. Save the one need a confession. Yung taong ligtas, kailangan niya ng pagpapahayag. For recovering fellowship with God. Para ma-recover po yung fellowship sa Diyos. Because to a saved one, God became already Father. Dahil sa isang taong ligtas, ang Diyos ay naging Ama. And saved one already became children of God. At yung taong ligtas, siya po ay naging anak na ng Diyos. So as a children of God, when commit the sin, need to confess to Father. Kaya bilang anak ng Diyos, kapag nakakagawa ng kasalanan, kailangang ipahayag sa Ama. Naintindihan niyo po? Then you can recover fellowship with God. Kung ganyan, marerecover po yung fellowship sa Diyos. Because confession is needed after salvation. Kaya yung pagpapahayag ng kasalanan, kailangan pagkatapos maligtas. But we cannot be saved through confession. Pero hindi tayo pwedeng maligtas sa magitan ng pagpapahayag ng kasalanan. Naintindihan niyo po? You have to clearly understand? Kailangan niyo po yung malinaw na maintindihan. So, confession, hindi para ng kaligtasan. At many people try to go to heaven through doing good deeds. At maraming tao po yung sinusubukan pumasok ng langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Oh, even though I commit sin, but I'm doing many good deeds. Oh, kahit gumagawa ako ng kasalanan, gumagawa naman ako ng maraming kabutihan. That's why, maybe I'll be okay. Kaya nga siguro magiging ayos lang ako. Maybe God will accept me. Siguro tatanggapin ako ng Diyos. This time also they say. Ngayon din po sinasabi din nila. Siguro. Hindi sigurado, right? Siguro. Bakit siguro? Dahil hindi para ng kaligtasan. Yeah. Anong sinabi ng Biblia? Epheso chapter 2, 8 and 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sinabi ng Biblia, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili.
Right? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Sinabi ng Biblia. Tama? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. At Tito chapter 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. Tama? The Bible clearly says, right? Malinaw pong sinasabi ng Biblia. We cannot be saved through our good deeds, right? Di tayo maliligtas sa magitan ng ating mabubuting gawa. Well, why you try to be saved through your good deeds? Pero bakit sinusubukan yung maligtas sa magitan ng paggawa ng mabuti? It's not possible. Hindi po yan posible. When your thought is different from the word of God, you have to forsake your thought. Kapag ang inyong pananaw po ay iba mula sa salita ng Diyos, kailangan niyo po yung lisanin. If you learn this session, you can more clearly understand it. Kapag natutunan niyo po yung session na ito, talagang mas malinaw niyo pong maunawaan. Hindi para ng kaligtasan. Forsake wrong faith. Kaya talikuran niyo na po yung maling pananampalataya. Then you can have a true faith of salvation. Kung ganyan, magkakaroon ka ng tunay na pananampalataya ng kaligtasan. What's true faith? Ano po yung tunay na pananampalataya? It's the works of God. Ito yung gawa ng Diyos. Through this session, you have to come to the real repentance. Sa session na ito, kailangan yung dumating sa tunay na pagsisisi. Then the Holy Spirit help you to believe in the true gospel. Kung ganyan, ang Espiritu Santo tutulungan kang sumampalataya sa tunay na ebanghelyo. Bukas. Then you can be really born again through the word of God. Kung gayon ikaw ay talagang ipapanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. This is a true faith. Ito pa yung tunay na pananampalataya. Okay, so hindi pa ako naligtas. Okay? Pagsipan natin number 2. Ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. It's also very important. Ito rin po ay talagang napakahalaga. Sinabi ni Jesus, Marco chapter 2:17, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Yeah, upang maligtas, dapat maunawan natin na tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Yeah. Dahil si Jesus ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan. May sakit. Ang may sakit ay kumakatawan sa makasalanan. Okay? Yeah. At ang malalakas. Yeah. Ang malalakas ay kumakatawan sa matuwid. Okay? Ano po? Manggagamot. Ang manggagamot ay kumakatawan ako. Sino ako? Sino ako? Si Jesus. Si Jesus. Yeah. Ang manggagamot ay kumakatawan kay Jesus. Ang taong alam na siya ay may sakit ay naghanap ng manggagamot. Tapo ba? Subalit, ang taong na hindi alam na siya ay may sakit at inisim na siya ay malusog ay hindi maghanap ng manggagamot. Katulad nito, ang taong na alam na siya ay makasalanan, hanapin niya si Jesus na tagapagligtas ng makasalanan. Subalit ang tao na hindi alam na siya ay makasalanan, hindi niya hanapin si Jesus. Kaya hindi siya maliligtas. Kung kayon, tapang mong maunawaan ang kasalanan mo, at ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos. Kung kanyan, maliligtas ka. Okay? So through this session, you have to check your sin. Kasi sa magitan ng session na ito, kailangan mong suriin ang iyong kasalanan. When you go to the hospital, right? Doctor, check up you have a problem, right? Kapag nagpupunta ka sa hospital, chine-check up ng doktor kung ano po yung problema mo, di ba? Sometimes they get your blood. Minsan kinukuha yung dugo mo. Sometimes they take up x-ray picture. Minsan ina-x-ray ka po. Right? Yeah. But how can you check our sin? Pero paano natin masusuri yung ating kasalanan? Yeah. We have to check your sin
through the Bible. Kailangan nating suriin siya sa atin ang ating kasalanan sa pamamagitan ng Biblia. Okay, so this time, we will check up your sin through the Bible. Kaya sa gabing ito, i-check up natin ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng Biblia. When you check aware, you can heal your disease. It's your sin. Kaya po, pag nasuri mo yung sakit mo, magagaling po itong sakit na ito, yung kasalanan po. So, una, kailangan malaman natin ano ang kasalanan. Ano ang kahulugan ng kasalanan? Pag-isipan natin, sinabi ng Biblia, unang Juan chapter 3 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Kautusan. Kautusan ay salita ng Diyos. Okay? Yeah. Ang kasalanan ay ang paglabag sa salita ng Diyos. Kagaya ito, ang kasalanan ay kagaya ng paraso na hindi tumama sa marka. Hindi tumama sa marka. Ano po marka? Salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia na ang kasalanan ay paglabag sa salita ng Diyos. Tapat nating malaman ang kasalanan sa pamantayan ng Diyos, hindi ayon sa pamantayan ng tao. So, it's important. Kailangan nating malaman ang kasalanan sa pamamagitan ng pamantayan ng Diyos, hindi ang iyong inisip. Okay? So, when you learn the Bible this session, you can know that your thought is different from the Bible. Kaya kapag natutunan niyo po yung Biblia sa session ito, malalaman niyo po na iba talaga yung iniisip niyo sa sinasabi po ng Biblia. Then, what is right? Kung ganyan, ano po yung mas tama? Your thought or the Bible? Yung pananaw mo o yung Biblia? Ano? Ano po? Salita ng Diyos. Tama, right? So, you have to forsake your thought. Kaya kailangan mo pong lisanin yung pananaw mo. Then, you can exactly check up your sin. Kung ganyan talagang mag-check up mo yung kasalanan mo. Okay? At kailangan natin malaman ano ang kahulugan ng makasalanan. Sinabi ng Biblia, Awit 51 verse 5, pasahin po natin ng sabay-sabay. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Yeah. Ang salitang ito ay sinabi ni Haring David. Siya ay dating kilalang tanyag at mabuting hari ng Israel. Subalit, nakagawa siya ng pangangalo niya at pagpatay. Malaking kasalanan, tama? Matapos na magawa niya ang kasalanan, naunawan niya na siya ay may likas na pagkamakasalanan. Yeah. Ipinanganak siyang makasalanan at ipinanganak siya ng kanyang ina sa kasalanan. Yeah. Sinabi ng Biblia, tama? Yeah. Bakit isinilang ang tao na makasalanan? Bakit? Bible give the answer. Ang Biblia po ay nagbigay ng kasagutan. Okay, Romans chapter 5 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, sino ang isang tao? Yeah. Adan. Yeah. Yeah. Sa pamamagitan ng isang tao si Adan, pumasok ang kasalanan sa salibutan. Anong ibig sabihin? Yeah. Nang si Adan ay nakagawa ng kasalanan, pumasok ang kasalanan sa salibutan. Yeah. Ang likas na pagkamakasalanan ay pumasok kay Adan. Pumasok kay Adan. Ang kanyang likas na pagkamakasalanan kasalanan ay namana ng kanyang mga inapo.
Kaya lahat ng kanyang mga ina po ay ipinanganang na makasalanan. Yeah. Ikaw din ay ipinanganang na makasalanan dahil ikaw ay ina po ni Adan. Tama po ba? Ikaw ay ina po ni Adan? Tama? Yeah. Tama. Kagayto, you have a family name, right? Meron po kayong ipilyido. Apilyido. Tama po ba? Meron, right? Mm. Okay. Your first line. Anong apelyido mo? Ano po? Ligan. 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 Apelyido mo, Ligan. May tanong ako, bakit apelyido mo ang Ligan? Bakit? Dahil sa? Tatay ko. Tatay mo. Tama. Ligan. Bakit apelyido ng tatay mo ang Ligan? Bakit? Dahil sa lolo mo. Ah, tama. Bakit apelyido ng lolo mo ang Ligan? Dahil. Bakit? Huh? Lolo na lolo? Dahil sa lolo na lolo? Bakit apelyido ng lolo na lolo ang Lian? Madali, right? Dahil sa lolo na lolo na lolo, right? Tuloy-tuloy, right? Yeah, tama, tama. Yeah, madali, madali. Even though you don't know your family name Liam, as soon as you are born, already family name Liam. Kahit na ayaw mo yung ipilyido mong Ligan, sa sandaling silang ka, yan na yung ipilyido mo. Tapo ba? Tama. You don't want to be born as a sinner, right? Ayaw nyo din pong isilang kayong makasalanan, tama po ba? But as soon as you are born, you are already sinner. Pero sa sandaling isilang ka, makasalanan ka na po. Because you are descendant of Adam. Dahil ikaw ay nanggalin o inapo ka ni Adam. So all the people in the world, they are already born as a sinner. Kaya lahat ng mga tao sa buong mundo, isinilang na pong makasalanan. They are born with a simple nature. Isinilang silang may likas na pagkamakasalanan. That's why ang makasalanan ay ipinanganak sa ang likas na pagkamakasalanan. Okay? Kagayto, para tayong mga puno ng kasalanan. Puno ng kasalanan. Kaya namumunga tayo ng kasalanan. Yeah. At ang ilan ay may napakaraming bunga ng kasalanan. Yeah. At ang ilan ay may konting bunga ng kasalanan. Yeah. Ang ilang mga tao ay may kakonti bunga ng kasalanan. Kakonti. Right? Makaiba, right? Yeah. Ngunit, kakauntiman ang kanilang mga kasalanan o maraming kasalanan, lahat sila ay mga puno ng kasalanan. Tama po ba? Yeah, tama. That's why we are all like a century. Kaya tayong lahat po'y katulad ng puno ng That's kasalanan. That's why we automatically we bear sin fruit. Kaya automatic nagbubunga tayo ng kasalanan. Kaya kahulugan ng makasalanan, yeah. Pananaw ng mga tao, gumagawa ng kasalanan, kaya maging makasalanan. Yeah. Uni, sa ano, yeah, sa pamantayan ng Diyos, yeah, isinilang na makasalanan, kaya gumagawa ng kasalanan. Alin ang tama? Mukhang pareho, right? Subalit magkaiba. Alin ang tama? Yeah, siyempre. Sa pamantayan ng Diyos ang tama. Isinilang na makasalanan, kaya gumagawa ng kasalanan. Ito ay kahulugan ng makasalanan. Naintindihan niyo po? That's why sinabi ng Bible, Awit 58 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata, silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Dahil tayo ay mga makasalanan, nakakagawa tayo ng kasalanan habang tayo ay lumalaki. Yeah. So, Awit 58:3, right? halimbawa, ang sanggol ay mukhang
anghel, mukhang anghel, may sanggol. Wala. Mukhang anghel, very cute, right? Yeah, very cute. Kaya inisim natin na hindi siya makakagawa ng kasalanan. Tapo ba? Subalit, mali po yan. Mali po yan. Siya ay nakakagawa ng kasalanan dahil siya ay isinilang na makasalanan. Kapag ang sanggol ay umiyak at humingi ng gatas sa kanyang ina, subalit kung hindi ibibigay ng kanyang ina ang kanyang suso ng matagal na oras, anong mangyayari? You have experience? May karanasan po sa mga nanay? Anong mangyayari? Gayon, siya ay magagalit at kakagatin niya ang dede ng ina. Tama? Baby cannot speak, right? Dahil yung bata, hindi naman siya makapagsalita. Yung baby express anger. Kaya like, ipapahayag ng galit, ipapakita ng bata yung kanyang galit. Siya ay siya gumagawa ng kasalanan kagaya nito kahit na siya ay sanggol para. Tapo ba? Hindi natin tinuruan ang ating mga anak na gumagawa ng kasalanan. Subalit, gumagawa sila ng kasalanan ng sadya habang sila ay lumalaki. Right? We teach our children, you shouldn't terrorize. Tinuturo natin sa ating mga anak na huwag kang magsisinungaling. Right? But as soon as they can speak, they start to terrorize. Pero di ba po sa sandaling matuto silang magsalita, natututo na din silang magsinungaling. We never teach our children to terrorize. Kahit kailanman din natin tuturuan yung ating mga anak na magsinungaling. Lily, panori? I just watched you touch Jude's food. I don't like my guy. Yes, you did. You touched Jude's food. No, I never touched Jude's food. Baby denied. Yes, you did touch the food. But tinatanggi po ng bata, hindi niya daw hinawakan yung pagkain ng aso. Yes. You touched Jude's food. I just watched you. Yes, you did touch his food. You touched his food. No, I didn't touch his food. Were you playing in Jude's food? I didn't touch his food. You touched the food. No, I didn't touch his food. You did touch the food. No, I didn't touch his food. You did touch his food. I watched you touch it. No, I didn't touch his food. Daddy watched you touch it. You touched the food. No, I didn't touch the food. You didn't touch the food. No, I didn't touch the food. You did touch the food. No, I didn't touch the food. What's in? You did it with your right hand, didn't you? No, I didn't touch the food. Are you? Don't yell at me. You didn't touch the food. Why did you touch it? No, I didn't touch the food. You better. Yeah, until the end, right? He denied, right? Hanggang sa huli po, tinanggi niya. Di ba po? Who taught him? Sino nagturo sa kanya? Yeah. Poneza sino, right? Sinilang na pong makasalanan. Tama po ba? Tama po ba? Tama. That's why, right? The baby. Yeah. Very greedy already, right? Kahit yung mga baby po, sakim na sila. Yeah. Want some more. Gusto ng mas marami. Yeah. And makulit, right? Make a younger brother. Ito yung ginawa nung kanyang nakatandang kuya, kapatid sa kanyang... Dahil sa inggit, right? Baby, even baby, they are fighting. Maging right? Yung mga baby, nag-aaway. Magkulit. Yeah. Make a father's passport. Ito po, binaboy niya yung passport ng kanyang tatay. Nobody teaches but they learn cigarette. Walang nagturo sa kanila, pero marunong naman ni Garillo. Cambering. Magsugal. Very arrogant. Ito po, mayabang na bata. Yeah. Sometimes they say even better words. Minsan, nagmumura po sila. Bakit? Kaga ito. Because they are born as a sinner, right? That's why sinner commit a sin. Kaya ang makasalanan, gumagawa ng
kasalanan? How often we commit a sin? Gaano kadalas tayong gumagawa po ng kasalanan? Sinabi ng Biblia, Job chapter 15:16, basahin po natin ng sabay-sabay. Gaano pa nga kaliit ang karumaldumal at hamak ang taong umiinom ng samaan na parang tubig? Gaano kadalas ka umiinom ng tubig sa isang araw? Ilang beses? Gaano kadalas po kayong umiinom ng tubig? Maraming beses, right? Mahirap at madali drinking water? Madali po ba o mahirap yung pag-inom ng tubig? Madali, madali, tama? Yeah, we commit the sin like a drinking water. Gumagawa tayo ng kasalanan na parang pag-inom ng tubig. That's our situation. Yan po yung ating kalagayan. Especially, we need to think about sin in heart. Lalo na po kailangan ting pag-isipan yung kasalanan sa loob ng puso. It's really important. Ito po ay talagang napakahalaga. Because most of people don't think sin in heart. Dahil karamihan sa mga tao, hindi nila pinag-iisipan yung kasalanan sa puso. But God is different. Pero iba po yung Diyos. God consider your heart. Tinitingnan ng Diyos ang iyong puso. That's why this session, you have to check up your sin in heart. Kasi sa session na ito, kailangan i-check up yung kasalanan mo sa iyong puso. Sinabi ng Biblia, Marcos chapter 7:21 hanggang 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapit, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaigit, paninirang puri, kapaluluan, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Surin mo ang iyong puso. Mayroon bang kasalanan dito na wala ka sa iyong puso? Surin mo ngayon. I will give the time. Surin ibigyan mo. Ko po yun ng oras. Suriin niyo po. Which is you don't have? Anong kasalanan yung wala ka na ganito? Surin. I will give the time. Surin. Simply check, simply. We don't madali ang sign. Check lang po. Okay? Yeah. Okay, tapos na. Yeah. Let's check. Kaya suriin natin yung ating puso. What sins in heart, men's heart? Ano po yung kasalanang nasa loob ng puso ng tao? Maybe, una, pag-isipan natin this sin. Mari ninyong sabihin na hindi pa ako nakakapatay. Tama po ba? Right? You don't have this sin? Wala pa kayong ganung kasalanan po? Subalit, tapat mong malaman na ang kasalanan mo ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa iyong sariling kaisipan. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, maging ang iyong kilos. Anong sinabi ng Biblia? First John chapter 3:15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo na ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Sinabi ng Biblia, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Magalik ka lang sa kaba mo kahit na hindi mo siya pinatay sa pamamagitan ng kamay mo, pumatay ka na ng tao. Sinabi ng Biblia, tama? Kung gayon, ilan na ang napatay ninyo? Ilan? Maraming beses? Tama? Maraming beses. Yeah. Hindi na natin mabilang. Tama? Yeah. When you have anger, right? You have a heart to kill, right? Kapag meron kang galit, di ba? Nagkaroon ka ng kagustuhang pumatay. Minsan, husband and wife fight. Minsan yung mag-asawang lalaki at babae, nag-aaway sila. Their word is like a sword. Yung kanilang salita, parang mga espada. Sometimes their word is like a boom. Minsan yung kanilang salita, parang bomba. Right? But even though they don't care by hand, before God, they are murdered. Pero kahit na hindi pa sila nakakapatay sa magitan ng kamay, sa harapan ng Diyos, mamamatay tao na po. When you have anger, your heart want to kill, right? Kapag meron kang galit, ang puso mo gustong pumatay. The heart want to kill, right? Yung kanyang puso gustong pumatay. Before God, it's a murder. Sa harapan ng Diyos, yan po'y pagpatay.
paano adulteries? Paano po yung pangangalan niya? Ang kahulugan na ang pangalo niya ay ganito. Ang pangalo niya ay kung makipagtali ka sa ibang tao liban sa asamo. Yeah. At kung ikaw ikaw ay makipagtalik sa ibang tao bago ka mag-asawa. Ito ay pangalo niya. But the Bible more strict. Pero mas mahigpit po yung sinasabi ng Biblia. Yeah. Matthew chapter 5:28, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nagkasala na sa kanya ng pangalun niya sa kanyang puso. Naintindihan? Yes. kahit na hindi ka nangalun niya sa pamamagitan ng kilos, kung mayroon kang mapang nasangisip sa iyong puso, nangangalun niya ka na. Tama? Sinabi ng Biblia. Kung gayon, ilang beses na kayong nangalo niya? Ilang beses? Maraming beses. Tama? Maraming beses. Halimbawa, kagayto, may isang lalaki, mukhang gentle. Mukha siyang maamo po. Kuwapo. Right? But one day, magandang babae passed by him. Pero isang araw, mayroon pong isang magandang babaeng dumaan sa kanya. Outside, no any change, right? Sa kanyang panlabas po, wala pong nagbago. But inside, pero sa kanyang puso, sa loob, meron change. Mayroon pagbabago. Anong ibig sabihin? Ano pang ibig sabihin? This is not the adultery in this world. Ito po, hindi ito pangangalun niya sa mundong ito. Right? But before po, God, it's adultery. Pero sa harapan ng Diyos, ito po yung pangangalun niya. Why policemen? Bakit yung mga policemen po? They don't look at front. Hindi sila sa harap nakatingin. Yeah. Right? They look at the woman. Right? Tinitingnan po nila, nililingon yung babae. Yeah. Pangalun niya. Pangalun niya. Why old man? Bakit itong matanda po? Try to look at sinusubukan front. Tingnan yung nasa harapan. Yeah. Pangalun niya. Right? So, sometimes it can be dangerous. Minsan ito po yung mapanganib. Right? You have to be careful, right? Kailangan niyo pong maging maingat. Woman also. Ganon din po sa mga babae. Be careful. Mag-ingat po. Right? You have this sin, right? Meron kayong ganitong kasalanan. Tama po ba? Yeah. Paano? Theft? Paano po yung pagnanakaw? The definition of a theft, if you get or use the other thing without permission, it's a theft. Ang kahulugan ng pagnanakaw, kapag ginamit mo o kapag ginawa mo yung bagay ng ibang nang walang pahintulot, yan po yung pagnanakaw. Even the Bible say, Proverbs 28:24, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi, hindi ito masama, ay kasamahan ng maninira. Even you get something from your mother's pocket, it's also, theft. Maging yung pagkupit niyo po sa inyong mga magulang, yan po'y pagnanakaw. Right? When you are young, right, you get some time when your mother wala, you get 1 peso. Minsan, nung bata po kayo, di ba po, kapag wala yung inyong mga magulang, nanay, kumukupit po kayo. You go to sari-sari, right? Pumupunta ka sa tindahan, kumibili ng candy. Yeah. Pangnanakaw. Tama? Minsan, right, each of the time you cook for dinner. Halimbawa po, magluluto ka na ng pang-dinner. Yeah. But you need vegetable. Pero kailangan mo ng gulay. Yeah. Then sometimes the malunggay leaf, neighbor malunggay leaf you get. Minsan yung malunggay ng inyong kapitbahay kinukuha mo. Yeah, without permission. Nang walang pahintulot po, di ba? Pangnanakaw. Pagnanakaw din po yan. Yeah. Maraming beses, right?
pagnanako, the child. Ito pong bata, pagnanakaw. So, you have the sin, right? Meron kayong ganitong kasalanan, tamo po ba? Paano covetousness? Paano po yung pag-iimbot? It's a greedy mind. Yan po yung pusong kasakiman. Especially men's greedy is endless. Ano po yung kasakiman ng tao, walang katapusan. Baboy is very greedy in the food. Yung baboy po, napakasakim niya sa pagkain. Normal animal eat the food until 70% of their stomach. Yung normal na hayop, pinupuno nila yung kanilang tiyan ng 70%. Yeah. But baboy, pero yung baboy po, 100% of their stomach. Kumakain sila, pinupuno ng 100%. Paano? Tao. Paano naman kaya ang tao? Yeah. Men eat 120%. Ang tao po'y kumakain ng 120%. Already full, but we eat more. Busog na, pero kumakain pa po. Tama po ba? Men's greedy is endless. Yung kasakiman ng tao, walang katapusan. Yeah. Especially men's greedy for the money is endless. Lalo na yung kasakiman ng tao para sa pera, wala pong katapusan. Yeah. If you have 1,000, you want 10,000. Kapag meron ka ng 1,000, gusto mo pa 10,000. If you have 10,000, you want 100,000. Kapag meron ka ng 10,000, mas gusto mo pa 100,000. You want more and more, right? Gusto mo ng mas marami pa. But all the sin come from the greedy mind. Pero lahat ng kasalanan po nagmumula sa pusong kasakiman. Panoorin. He entered. Pumasok po siya sa loob po, di ba? Bakit enter? Bakit siya pumasok po dun? Because he wants more, right? Dahil gusto niyang makakuha ng mas marami. Maybe, yeah. If we are there, right? We will also enter, right? Marahil kung tayo po ang nandoon, ganun din yeah. Po yung gagawin natin. Men's greedy is endless. Yung kasakiman ng tao, walang katapusan. Paano deceit? Paano po yung pandaraya? Yeah. Sometimes, our inside and outside can be different. Minsan po yung ating panlabas at panloob magkaiba. Yeah. Inside, outside, smile. Sa labas, nakangiti. Put inside, have anger. Right? Pero sa loob niya, meron talagang galit. Okay, ito. Right? It's a, yeah, deceiving, right? Yan deceiving. Po yung pandaraya. It said, most people terrorize 200 times a day. Sinasabi po na yung tao po nagsisinungaling po 200 beses kada isang araw. Every 8 minutes, right? Kada 8 minuto nagsisinungaling. It means, right? Most of our saying, has a lie, right? Bisabing lie. Karamihan sa mga sinasabi natin, mayroong pagsisinungaling. There was a lie contest. Meron pong paligsahan ng pagsisinungaling. Do you know who win? Alam niyo ba kung sino po yung nanalo dito? Yeah, the winner, I've never lied before. Ang nagnalo po, yung nagsabing, hindi ako kailanman nakapagsinungaling noon. It's the greatest lie, right? Yan yung pinakamalaking kasinungalingan. You already had a lot of lie, right? Tayo po marami ng kasalanan at kapagsinungaling. Yeah, so it's true. Kaya totoo po ito. We cannot check all the sin. Hindi natin masisiyasat ang lahat ng kasalanan. But it's, right? You have all these sin in your heart? Pero tama po ba na meron kayong ganitong kasalanan sa inyong puso? Tama po ba? Meron. You cannot deny, right? At di natin iyon matatanggi. But even though we have a lot of sin, we try to cover our sin. Pero kahit na napakarami nating kasalanan, sinusubukan natin itong takpan.
through our position, sa pagitan ng ating posisyon, through our good deeds, sa pagitan ng ating mabubuting gawa, through our religion, sa pagitan ng ating relihiyon. Yeah, but even though we cover our sin, we still have a dirty sin in our heart. Pero kahit natakpan natin yung ating kasalanan, meron pa rin kasalanan sa ating puso. That's why sinabi ng Biblia, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. Walang sinuman. So, we can say that sinner has a dirty sin in heart. Kaya masabi natin, ang makasalanan, meron siyang maruming kasalanan sa kanyang puso. That's why we have to know. May tanong ako. Yeah. Ano sa palagay ninyo, ano ang pinakamaduming bagay sa mundong ito? Ano ang pinakamaduming bagay sa mundong ito? Ano po? You say? Tae? What? Yeah. The Bible says, Jeremiah chapter 17, 9 and 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay at lubang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay at lubang napakasama. You have to clearly understand. It's really important. Kailangan niyo po itong maintindihan. Napakahalaga po nito. While ago, we check up our sin in heart. Kanina, chinek up po natin yung kasalanan sa ating puso. Right? It's really dirty, right? Talagang marumi po, di ba po? Right? That's why the Bible says. Kaya ito po yung sinasabi ng Biblia. Ang puso ay mandaraya kayo sa lahat ng mga bagay. Lupang napakasama. Tama. If you don't accept, admit this word, you don't know yet your sin. Kung hindi nyo po matatanggap ang salitang ito, hindi nyo po nakikilala ang inyong kasalanan. You have to know, your heart is really dirty. Kailangan mo pong malaman na yung puso mo ay talagang marumi. Bakit? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubong ng puso. Sumusubong ng puso. Yeah. Here, there are many people today. Dito po ngayon maraming tao po. Let's try to look at beside of you. Subukan nating tingnan yung ating katabi. Subukan po nating tingnan yung ating katabi. Mukhang anghel, right? Mukhang anghel? Tama? Mukhang anghel. Lahat mukhang anghel, right? Lahat po mukhang anghel. Bakit mukhang anghel? Bakit mukhang anghel? Because we cannot see inside. Dahil hindi natin nakikita yung nasa loob. Let's suppose you can see inside. Pagpalagay natin nakikita yung nasa loob. Let's suppose you can see all the dirty sin in heart. Pagpalagay natin nakikita mo yung lahat ng marumi sa loob ng puso. Then it's impossible you sit together. Kung ganyan, imposibleng magsama kayo. Maybe you will run away. Marahil, tatakas ka. Tama? Man cannot see man's heart, right? Yung tao, hindi niya makikita yung puso ng tao. But God is different. Pero iba po ang Diyos. God can see your heart. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. That's why sa harapan ng Diyos, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay at lupang napakasama. If take a picture, halimbawa, your heart, kung kukuhanan ng litrato ang iyong puso, what will comes out? Ano kaya ang lalabas? All dirty sin will come out, right? Lahat ng maruming kasalanan po'y lalabas. May dalawang tasa. Aling tasa gusto mo ba uminom? Aling tasa gusto? Anong tasa po yung gusto niyang inuman? Tatay, aling tasa gusto uminom? Kanan. Okay. Let's inside. Tingnan natin yung loob po. Will you drink? Iinom ka po ba dyan? Will you drink? Iinom ka po ba dyan? Oh? Huh? Ano po? Iinuman niyo po ba yan kahit marumi? Will you still drink? Will you use this cup? Ayaw, right? Because inside, very dirty. Dahil sa loob po, napakarumi. God look at inside. Ang Diyos ay nakatingin sa loob. Unang Samuel 16:7, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na nyo
Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. You have to remember, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. God always look at your heart. Ang Diyos ay palaging nakatingin sa iyong puso. This time you check your sin before God. Ngayon, suriin mo yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos. That's why you have to know sinner cannot do righteous act. Kaya kailangan mong malaman na ang makasalanan hindi siya makakagawa ng matuwid na gawa. Sinabi ng Biblia, Isaiah 64 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. It's also very important thing. Ito rin po mahalagang bagay. Ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Many people think, right? Even though they have a sin, they are doing righteous acts. Maraming tao yung nag-isip, kahit na gumagawa sila ng maraming kasalanan, gumagawa naman sila ng katuwiran. They try dating, right? They think maybe they will be okay. Kaya ang akala nila, magiging ayos sila. They think God will accept them, right? At ang akala nila, tatanggapin sila ng Diyos. But what the Bible said? Pero ano po yung sinasabi ng Biblia? Lahat, right? Ang lahat naming katuwiran. All your righteousness. Right? Lahat ng inyong katuwiran. Yeah, naging parang maruming kasuotan. Ano ang maruming kasuotan? Yeah, it's very dirty. Yan po yung napakarumi. It means God will not accept your righteousness. Ibig sabihin, hindi po tatanggapin ng Diyos ang iyong katuwiran. Why God does not accept your righteousness? Bakit po hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong katuwiran? Because your righteousness is like this. Dahil ganito po ang iyong katuwiran. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po kung ano yung nangyari? Every day, right? Cute baby bring water to father, right? Araw-araw yung cute na baby nagdadala ng tubig sa kanyang tatay. Father's so happy. Kaya masaya po yung tatay. Oh, my cute baby bring water. O yung cute kong baby nagbibigay ng masarap tubig. Masarap tubig. One shot. Right? But later found from where water came. Pero kalaunan natuklasan niya kung saan ang gagaling yung tubig. Yeah. After then, he cannot drink water anymore, right? Pagkatapos yun, hindi na siya iinom ng ganong tubig. Yeah, our righteous act is like the act of the baby. Kaya yung ating katuwiran po, kagaya po ng ginagawa ng baby. We have to know. Yeah, our righteous act are contaminated by our dirty sin in heart. Yung ating katuwiran po ay narumihan na sa pamamagitan ng maruming kasalanan sa ating puso. That's why, to do righteous act before God, at first, you have to clean all your sin. Kaya upang makagawa ng katuwiran sa harapan ng Diyos, una, kailangan mong malutas ang lahat mong kasalanan. But you still have a dirty sin in your heart. Pero meron ka pa rin maruming kasalanan sa iyong puso. That's why God does not accept your righteous act. Kaya nga hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong katuwiran. That's why now you can understand, we learn. We cannot be saved through our good deeds, through our own righteousness. Kaya right? Ngayon, naiintindihan natin na hindi tayo maliligtas sa magitan ng mabubuting gawa sa katuwiran. Because all our righteous acts are like a filthy leg. Dahil lahat ng ating katuwiran parang maruming kasuotan. Yeah. Maybe you can understand now clearly. Kaya marahil ngayon, naiintindihan nyo na pong malinaw. Yeah. So, sinner cannot do righteous acts before God. Kaya ang makasalanan, hindi siya makakagawa ng katuwiran sa harapan ng Diyos. So, now what's the situation of a sinner? Ngayon, ano po yung kalagayan ng isang makasalanan? The Bible, Awit 40 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang, inabutan ako ng aking mga kasamaan hanggang sa ako'y hindi makakita. Sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nanghihina ang aking puso. Ang bilang ng ating mga kasalanan ay mas marami pa sa ating buhok. Yeah. Hindi natin kayang bilangin ang ating buhok. Tama po ba? Yeah. Kagaya nito, hindi natin kayang bilangin ang ating mga kasalanan. Tama, right? Kaya sinabi ng Biblia, Awit 38
4, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang mga kasamaan ko ay nakarating sa ibabaw ng aking ulo, ang mga iyon ay gaya ng isang pasan na napakabigat para sa akin. Ang mga iyon ay gaya ng isang pasan na napakabigat para sa akin. When you understand your sin, right? It's a great burden. Kapag naintindihan mo ang iyong kasalanan, talagang napakabigat na pasan. And you will think how to remove this heavy burden. At iisipin mo paano maalis itong mabigat na pasan. We are born as a sinner. Ipinanganak tayong makasalanan. That's why we committed many sins. Kaya gumagawa tayo ng maraming kasalanan. Our sin burden become bigger and bigger. Yung ating pasan na kasalanan lumalaki ng lumalaki. Sino pinaka bata? Sino po yung pinakabata dito? Dito. Ah, ikaw? Ilang taon ka na? Ano? 15. Oh, 15. Yeah, 15. Your sin burden, right? Yan yung pasan mong kasalanan, tama ba? Opo. 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 Yeah, tama. Sino? Ikaw the black the yung nakaitim po. Ilang taon ka na? Ano? 30. 30. Yeah. Let me show you your sin burden. Ipapakita ko sa iyo yung pasan mong kasalanan. Okay? Okay po ba? Let me show you. Papakita ko po. Tama, 30 years your sin burden, right? Yan po yung pasan mong kasalanan sa loob ng 30 years. Tama? Tama po ba? You accept? Tinatanggap po. Yeah, okay, good. Who is the oldest? Sino po yung pinakamatanda? Pinakamatanda? Tatay? you said 80 years old, right? Sinabi ni tatay, siya po ay 80. Okay, let me show you your sin burden. Papakita ko po sa iyong pasan mong kasalanan. Malaking kasalanan. Malaki po, di ba? Tama? Tama po ba, tatay? Tama. Wow, good, good. Yeah, you listen very well. Yeah. It's your sin burden, right? Yan po yung inyong pasan na kasalanan. Yeah, the amount of sin burden can be different. Yung halaga ng pasan na kasalanan maaaring magkakaiba. But all you are have a sin burden. Pero tayong lahat ay merong pasan na kasalanan. But the problem? Pero ang problema? Someday you will die with your sin. Balang araw mamamatay ka kasama ng iyong kasalanan. That's the problem. Yan po yung problema. Then what will happen? Kung gayon, ano po yung mangyayari? Sinabi ni Jesus, 1 chapter 8:21, basahin po natin ng sabay-sabay. Muli niyang sinabi sa kanila, aalis ako at ako'y inyong hahanapin at mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Sinabi ni Jesus, aalis ako. Si Jesus ay pumunta sa langit. Right? Pumunta sa langit. Subali sinabi niya, sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Anong ibig sabihin nito? Yeah. Ibig sabihin, hindi ka makakapunta sa langit kung namatay kang may kasalanan. That's the problem. Yan po yung problema. So, because after death, there is a judgment. Dahil pagkatapos ng kamatayan, merong pong paghukom. It's clear you have a sin, right? Malinaw po na merong kang kasalanan, tama po ba? But God judges your sin. Pero hahatulan ng Diyos ang iyong kasalanan. Sinabi ng Biblia, Hebrews 9:27, basahin po natin ng sabay-sabay. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang pinaka-seryosong problema ay mayroong kahatulan ng Diyos sa iyong kasalanan. Ang kasaysayan ng tao dati ay kasaysayan ng paghukom sa Biblia. Si Adan at Eva ay hinatulan sa kanilang kasalanan sa halamanan ng Eden. Tama? At noong panahon ni Noe, ang buong daigdig ay hinatulan sa pamamagitan ng baha dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang Israel ay nahatulan rin dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang taong hindi maliligtas ay mahahatulan sa apoy sa katapusan ng panahon. Kagaya nito, bawat isa ay hatulan matapos ang kamatayan. Matapos ang kamatayan. So,
first section we learn, right? Yeah. All men shall die once. Napag-aral natin sa unang araw na lahat ng tao mamamatay na minsan. You will die also someday, right? Balang araw mamamatay ka din po, di ba? But it's not yet. Pero hindi diyan nagtatapos. Pagkatapos nito ay ang paghukom. Because you have a sin. Dahil meron kang kasalanan. Yeah. Subalit ang paghukom sa ating kasalanan ay tutuparin ayon sa batas ng Diyos. Ito ay mahalaga. So, we need to understand the standard of the judgment. Kaya kailangan nating maintindihan yung pamantayan ng paghukom. The judgment of God is different from this world judgment. Yung paghukom ng Diyos ay iba po yan sa paghukom sa mundong ito. Pag-isipan natin, who is the judge? Sino ba yung hukom? This world, judge is a man, right? Sa mundong ito, yung hukom ay tao. Tama? But God's judgment, who is the judge? Pero sa paghukom ng Diyos, sino yung hukom? Yeah, God is the judge, right? Ang Diyos yung hukom. So, sina pinang Biblia, ang Diyos ay hukom na matuwid. Right? Ang Diyos ay hukom na matuwid. He is a judge, right? What standard? Ano yung pamantayan? Yeah. This world judgment? Yeah. World's law. Sa paghukom sa mundong ito, yung batas ng mundong ito. You commit a sin in the Philippines, you are judged by Filipino. Kapag nakagawa ka ng kasalanan sa Pilipinas, hatulan ka ng batas ng Pilipinas. Let's say you go to Korea. Pagpalagay natin nagpunta ka sa Korea. You commit a sin in Korea. Nakagawa ka ng kasalanan sa Korea. Then you will be judged by Korean law, right? When hatulan ka ng batas ng Korea. Someday, you will stand before God. Balang araw tatayo ka sa harapan ng Diyos. Then you will be judged by God's law. At hatulan ka ng batas ng Diyos. God's law is the word of God. Ang batas ng Diyos ay ang salita ng Diyos. So, sinabi ng Biblia, Juan chapter 12:48, ang salitang aking sinabi, ang siyang hatol sa kanya sa huling araw. The word of God will judge you. Ang salita ng Diyos ang hahatol sa iyo. Yeah, it's God's law. Yan po yung batas ng Diyos. Okay? And it's important, what is a consideration? At ano po ba yung kinukonsidera? This world's judgment can consider only your behavior. Sa paghukom sa mundong ito, titingnan lamang yung mga ginawa mo. Because a judge is a man, right? Dahil yung hukom ay tao. Yeah. The judge in this world cannot see in your heart, right? Yung hukom sa mundong ito, hindi niya nakikita yung puso mo. That's why he cannot judge heart, man's heart. Kaya hindi niya mahuhatulan yung puso ng tao. But God is different, right? Pero iba po ang Diyos. God's judgment consider not only behavior, but also your heart. Sa paghukom sa Diyos, ang titingnan, yung ginawa mo, at maging yung nasa puso mo. It's really important. Yan po ay talagang napakalaga. 5:21:2, basahin po natin ng sabay-sabay. Matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Yeah. Tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Tama? Yeah. At Ecclesiastes 12:14, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Yeah. Lihim na bagay. Ano po? Lihim na bagay. Lihim ng kasalanan. Pareho. Yeah. Ang batas ng Diyos ay hator maging sa lihim na kasalanan. Bawal din na kasalanan ang kasalanan, ako lang ang nakakaalam. At kasalanan ang nagawa ko sa aking puso. Right? Yeah. Hindi alam ng ibang tao ang lihim kong kasalanan. Tapo ba? Yeah. Subalit, iniisip mo ba na hindi rin ito alam ng Diyos? Yeah. Hindi. Alam ito ng Diyos. Kaya mo bang ihayag ang lihim mong kasalanan sa ibang tao? Yeah. Maring ayaw mo ito, tama? Yeah. Subalit mayroong paghukom sa hukuman ng Diyos na kung saan ang lahat mong kasalanan ay mahahayag. May hukuman ng Diyos. Romans 14:10-11, tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, tama? Mayroon hukuman ng Diyos. Ang bawat tuod ay lulod sa akin at ang bawat tila ay magpupuri sa Diyos. Yeah. Ikaw ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos.
At ang bawat tuhod ay luluhod sa Diyos at bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Ihayang mo ang lahat mong kasalanan sa pamamagitan ng sarili mong dila. Maring maraming kang kasalanan na hindi mo naalala. Tapo ba? We cannot remember all our sin, right? Hindi po natin maalala lahat ng ating mga kasalanan. But God, remember your sin. Pero naaalala pa din ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Subali sa hukuman ng Diyos, lahat ng kasalanan nakalimutan mo na ay ipapaalala sa iyo. Yeah. Ang hukuman ng Diyos ay kagaya nito. Yeah. Awit 50:21, uso basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo. Ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Kapag ikaw ay tumayo sa hukuman ng Diyos, lahat ng kasalanan mo ay ipapakita sa iyong mga mata. Kaya sa impyerno ka mapupunta sa pamamagitan ng iyong sariling paa. Sa mundong ito, napakaraming kriminal na hindi nauli dahil ang paghatol sa mundong ito ay hindi perfecto. You know, only 10% of the criminal is caught by police. Alam niyo po, 10% lamang ng mga kriminal po yung nahuhuli ng mga police. That's why this world, you can hide your sin. Right? Kaya sa mundong ito, pwede kang magtago sa mga kasalanan. Subali sa harapan ng hukuman ng Diyos, walang sinuman ang makapagkukubli ng kanyang kasalanan. Dahil ang hukuman ng Diyos ay perfect. Perfect. Halimbawa, may lim na kamera. Ipagpalagay natin kung may tao na kinunan ang buong buhay mo kamerang lim na video camera. May lim na video camera. You don't recognize somebody record your life. Hindi mo nalalaman na meron palang nag-record ng iyong buong buhay. It was recorded all your life. Na-record po yung buong buhay mo. It record your secret sin. Na-record din yung lihim mong kasalanan. It record even your heart. Na-record yung maging yung nasa puso mo. And then, you invited all the people who you know. At nag-imbita ka ng mga taong kakilala mo. Your family. Ng iyong kapamilya. Your relative. Ang iyong kamag-anak. Your friend. Ang iyong kaibigan. Yeah. Your neighbor. Ang iyong kapitbahay. Your churchmate. Ang iyong kasimbahan. And there is a big screen. At merong malaking screen. And play your secret sin. At na-play doon yung hilihin mong kasalanan. And you stand before them. At nakatayo ka sa harapan nila. Let's suppose. Pagpalagay natin na ganun po. Can you stand before them? Kung ganyan, makakatayo ka ba talaga sa harapan nila? Yeah. Ikaw ay magiging kahiya-hiya na pupunta ka sa impyerno sa pamamagitan ng sarili mong pa. Tapo ba? Hindi ka makakapunta sa langin na mayroong maruruming kasalanan. Ang hukuman ng Diyos ay nakakatakot at perfecto. Kaga ito. You stand alone. Tatayo kang mag-isa. Before holy God. Sa harapan ng banal na Diyos. Nobody help you. Walang tutulong sa'yo. Nobody give excuse for you. Walang magdadahilan para sa'yo. You stand alone. Tatayo kang mag-isa. Then all your sins are revealed. At lahat mong mga kasalanan ay mahahayag. Yeah. In the situation, can you go to heaven? Kung ganitong sa kalagayan, makakapunta ka ba sa langit? All your dirty sins are revealed. Can you go to heaven? Lahat ng iyong lihim, maruming kasalanan ay nahayag. Makakapunta ka ba sa langit? You cannot, right? Hindi po. If so, what's the result of a judgment? Kung ganyan, ano po yung resulta ng paghukom? Yeah. In this world, you just go to the prison. Sa mundong ito, makukulong ka lang. But God's judgment is different. Pero iba po yung paghukom ng Diyos. It's a hell. Ito po, impyerno. The Bible says, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yeah, you need to understand. Ang resulta ng paghukom sa kasalanan ay walang hanggang impyerno.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay ikalawang kamatayan, ito ay imperno. Ikalawang kamatayan ay kamatayan ng espiritu. Pag-isipan natin. Unang session, we learn the meaning of death. Sa unang araw po, napag-aral natin yung kahulugan ng kamatayan. Death is a separation. Ang kamatayan, pagkahiwalay. So, we need to know there is a two kind of death. Kailangan natin malaman may dalawang uri ng kamatayan. First death, there is a first death. Merong unang kamatayan. What's the first death? Ano po yung unang kamatayan? It is a death over our body. Ito yung kamatayan ng ating katawan. We learn why man has a body. Napag-aral natin ang tao may merong inside, katawan. Inside there is a spirit. At sa loob nito merong espiritu. They live together, right? Magkasama itong nabubuhay. But someday our body die. Pero balang araw mamatay yung ating katawan. By disease or accident, right? Sa magitan ng aksidente o sakit. Then our spirit goes out of the body. Kung ganyan yung espiritu natin lalabas sa katawan. Right? Separation. Pagkahiwalay. This is the first step. Ito yung unang kamatayan. Death of the body. Kamatayan ng katawan. But in the Bible, there is a second death. Pero sa Biblia, mayroon pong ikalawang kamatayan. Yeah, what's the second death? Ano yung ikalawang kamatayan? Yeah, it is a death of the spirit. Ito yung kamatayan ng espiritu. We know spirit lives forever and ever. Nalaman natin yung espiritu na bubuhay magpakailanman. What's the spirit? Death of the spirit. Kung ganyan, ano yung kamatayan ng espiritu? Death means a separation, right? Ibig sabihin ng kamatayan po, pagkahiwalay. So someday, the spirit separate from God eternally. Kaya balang araw yung espiritu may iwalay sa Diyos magpakailanman. What is this? Ano po ito? It's a hell. Yan po ay sa impyerno. Hell is the place sinner separate from God eternally. Ang impyerno ay lugar kung saan ang makasalanan may iwalay sa Diyos magpakailanman. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, include the second death. Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan kasama yung kalawang kamatayan. You have to clearly understand. Kailangan niyo po itong malinaw na maintindihan. Well, here, we think about standard of judgment. Ngayon, pag-isipan natin yung pamatayan ng paghukom. Men's thought and God's thought are completely different. Yung pananaw ng tao at pananaw ng Diyos magkaiba po. What's men's thought? Ano yung pananaw ng tao? Most of people think. Karamihan sa mga tao iniisip. Only when I have a big and many sin, maybe I will go to hell. Kapag meron lamang akong malaki at maraming kasalanan, doon ako mapupunta sa impyerno. How about you? Paano po kayo? You don't think like this? Hindi mo ba ganito ang inyong iniisip din? I don't have a big and many sin. Wala naman akong marami at malaking kasalanan. I'm better than the other. Mas mabuti pa nga ako kaysa iba. That's why maybe I will not go to hell. Kaya siguro hindi ako mapupunta sa impyerno. Siguro. Hindi sigurado, right? Siguro. But it's your thought. Pero yan ay pananaw mo. It's a man's idea. Yan po'y kaisipan ng tao. God's law is different. Iba po yung batas ng Diyos. What is God's law? Ano yung batas ng Diyos? Even you have a small and few sin, if you have a sin, you go to hell. Kahit na meron kang maliit o kaunting kasalanan, mapupunta ka pa rin sa impyerno. You are judged by God's law. Hahatulan ka ng batas ng Diyos. Please forsake men's thought. Pakiusap, lisanin niyo na po yung pananaw ng tao. You know, it's a works of Satan. Alam niyo po, ito yung gawa ni Satanas. Satan hinder the repentance. Hinahadlangan ni Satanas yung pagsisisi. If you think, siguro, I will not go to hell. Kung iniisip mo, siguro hindi ako mapupunta sa impyerno. Because I don't have a big and many sin. Dahil wala naman akong malaki at maraming kasalanan. If you think right there, you cannot come to repentance. Kung ganito po yung iniisip mo, hindi ka darating sa pagsisisi. Even you have a small and few sin, you go to hell. Kahit na mayroon kang maliit at kaunting kasalanan, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Kung ngayon, kailangan mo ng tunay na pagsisisi. Don't be deceived by Satan. Huwag kayong padaya kay Satanas. Forsake men's thought. Lisanin niyo po yung pananaw ng tao. The Bible said, Matthew chapter 5, 26, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kauli-huli ang kusing. Tito, doon ibig sabihin, impero, no? Walang hanggang impero, no? Ang kauli-huli ang kusing ibig sabihin, very, very small sin. Yan po yung napakaliit na kasalanan. Even though you have a very, very small sin, if you have a sin, you go to hell. Kahit na meron kang napakaliit na kasalanan, basta may kasalanan ka, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Because, you know, awit 5 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan
ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. We know God is in heaven, right? Nalalaman natin ang Diyos ay nasa langit. Tama po ba? Yeah. But sin cannot dwell with God. Pero yung kasalanan hindi pwedeng manirahan kasama ng Diyos. But the problem, you have a sin. Pero ang problema, may kasalanan ka. When you die, you don't bring anything, right? Kapag namatay ka, wala po kayong madadalang kanuman, di ba? One thing follow you. Pero isang bagay yung nakasunod sa'yo. That is your sin. Yan po yung kasalanan mo. Even though you die, your sin follow you. Kahit na namatay ka na, yung kasalanan mo nakasunod pa rin sa'yo. Because you are the one who commits sin, right? Dahil ikaw mismo yung nakagawa nun. Yeah. It's your sin. Yan yung kasalanan mo. It's your sin follow you. Kaya yung kasalanan mo nakasunod sa'yo. That's a sinner who has a sin cannot go to heaven. Kaya yung makasalanan, may kasalanan, hindi siya makakapasok sa langit. Sin cannot dwell with the God. Dahil yung kasalanan, hindi pwedeng manirahan kasama ng Diyos. It's a God's characteristic. Ito po yung katangian ng Diyos. Let's suppose there are many sins. Pagpalagay natin, meron ditong maraming kasalanan. Let's suppose I commit a sin. Pagpalagay natin dito sa marami, nakagawa ko ng kasalanan. Even though I commit sin, it's not easy to find my sin, right? Kahit na nakagawa ko ng kasalanan, ang hirap mahanap yung kasalanan ko, di ba? Because of many other sins, right? Dahil sa napakaraming iba pang mga kasalanan. But here, pero dito, very clean. Napakalinis. Let's suppose I commit a very small sin. Pagpalagay natin, nakagawa ko dito ng napakaliit na kasalanan. Very small. Napakaliit po. Oh, very small. Napakaliit na po niya, ha? But can you see my sin? Pero nakikita niyo pa rin ba yung kasalanan ko? Can you see? Nakikita niyo po? Likod, can you see? Sa likod, nakikita po ba? Even likod can see. Right? Kahit sa likod, nakikita po, di ba? Even though it's a small. Kahit na maliit yan. Because background though, completely white. Dahil yung background niya ay puti. Yeah. We stand before holy God like this. Tatayo tayo sa banal na Diyos tulad dito. That's why even you have a sin, it's a one sin, you go to hell. Kaya kahit na meron kang isang kasalanan, sa impyerno ka mapupunta. Don't compare your sin with the other. Huwag mong ikumpara yung kasalanan mo sa iba. So, it's very important. Napakahalaga po nito. That's why, may tanong ako. There are many kind of people. Meron ditong maraming uri ng tao. Some people have many sin. May mga taong maraming kasalanan. Some people have little sin. Merong mga tao, kaunti yung kasalanan. May tanong ako, who will go to hell? Sino sa kanila yung pupunta sa impyerno? Who will go to hell? Sino sa kanila yung pupunta sa impyerno? Ikaw, may tanong. Ikaw. Yeah. Who will go to hell? Ano? Everybody? Everyone? Tama? Yeah, tama. Tama po. Good. Yeah. They are all same sinner who will go to hell. Lahat sila ay magkakatulad na makasalanang mapupunta sa impyerno. Yeah, they will compare each other, right? Ikukumpara nila yung isa't isa. Oh, I'm better than you. Oh, mas mabuti ako kaysa sa'yo. I have always few sin. Kaunti lang yung kasalanan ko. But you have many sin. Pero marami kang kasalanan. They compare, right? Kaya ikukumpara nila, di ba? But before God, they are all same dirty sinner. Pero sa harapan ng Diyos silang lahat, magkakatulad na maruming makasalanan. That's why they all go to hell. Kaya lahat sila mapupunta sa impyerno. Apocalypse 20:11-12, basahin po natin ng sabay-sabay. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. May ang isang malaking tronong puti. Yeah. Ang hukuman ng Diyos ay malaking tronong puti. Matapos ang ating kamatayan, tayo ay tatayo sa malaking tronong puting hukuman ng Diyos. Yeah. Ang hukuman ng Diyos ay napakaputi. Yeah. Ang upuan niya ay napakalinis. Yeah. Dalawang uri ng aklat ang bubuksan. Ang isa ay ang aklat ng buhay at ang isa pa ay Biblia. Ang mga aklat ay Biblia. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ano ang aklat ng buhay? Verse 14 and 15, basahin po natin ng sabay-sabay. At ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawan ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy.
at ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, right? We already learned, ikalawang kamatayan. Yeah. Lawa ng apoy. Ano po? Impero. Ikalawang kamatayan ay impero. Lawa ng apoy. Pareho. Ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yeah. It's a result of the judgment. Ito po yung resulta ng paghukom. Yeah. Kung ikaw ay hindi pa ligtas, ang iyong pangalan ay hindi natatakwan sa akalan ng buhay. Because only saved person's name was written in the book of life. Dahil yung pangalan lamang po ng mga taong naligtas yung nakasulat sa aklat ng buhay. So, whether you believe or not, it will come true. Kaya paniwalaan nyo man ito o hindi, ito po ay mangyayari. Because this is a word of God. Dahil ito po ay salita ng Diyos. Ano po ba? Ang sinumang hindi natakwang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawan ng apoy. It will come true. Ito po ay mangyayari. Kagaya ito. Panorin. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment, when all who died in their sins will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life, to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day or night, forever." Anyway, dear,
come true, right? Gayunpaman, ito po ay mangyayari. Because the Bible says. Dahil sinasabi po ito ng Biblia. The people look at their face. Kaya yung mga tao, tingnan niyo po yung kanilang mga pagmumuka. They are so scared, right? Sila ay takot na takot. Because it's a real situation. Dahil tunay po talagang nangyari, mangyayari. It's not just an old story, right? Hindi lang yan basta kwento. It's a real story, right? Yan po ay tunay na mangyayari. They are waiting before enter into the lake of fire. Sila ay naghihintay bago ipasok sa lawa ng apoy. The result of the judgment is eternal hell. Ang resulta ng paghukom ay walang hanggang impyerno. What's a hell like? Ano po ang impyerno? The Bible says about hell. Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa impyerno. Ang impyerno ay na lugar kung saan ang kulay ng apoy ay itim. Have you ever seen dark fire? Nakita na mo ba kayo ng itim na apoy? According to scientists, the very very high temperature is a black fire. Sinasabi po ng mga scientists, ang pinakamainit na temperatura ng apoy ay black itim. Black fire means the hottest fire. Sabihin ng itim po, pinakamainit na apoy. Sa impyerno ay napakahapti, mayroong pagtangis at pangangalit ng mga ngipin because of we have a great pain. Great pain. Magkakaroon ng matinding hapdi. Ang kanilang mga ura hindi napapatay inaasinan sa apoy. Yeah. Anong ibig sabihin? Ang kanilang mga ura hindi napapatay. It means, even though you want to die in hell, it's impossible. Sabihin, kahit na gusto mong mamatay sa impyerno, imposible po. In this world, some people, when they have a great difficulty, they commit suicide. Sa mundong ito, kapag may mga taong nahihirapan talaga, nagpapakamatay po sila, di ba? But it's not possible in hell. Pero hindi po yan pwede sa impyerno. Because hell is an eternal place. Dahil ang impyerno, walang hanggang lugar. Sa impyerno, walang kapahingahan araw o gabi. No rest. Walang kapahingahan. Because hell is a place in a receive the punishment. Dahil yan ang impyerno, yan ang lugar kung saan ang makasalanan itatanggap ng parusa. Hindi mo na makikita ang iyong minamahal magpakailanman. In hell, walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Because hell is the place separate from God eternally. Dahil ang impyerno ay lugar kung saan ang mahiwala yung makasalanan sa Diyos magpakailanman. Hindi ka na makakalabas mula sa impyerno. Wala ng posibilidad at pagasang makakalabas. Yeah. Sa palagay ko, ito ang pinakakilakilabon na parusa sa impyerno. Yeah. Makakapaktis ka kung makakalabas ka sa impyerno, makaripas ang 100 taon. Tapo ba? Makakapaktis ka kung makakalabas ka sa impyerno pagkatapos ang 1 million taon may pag-asa. Yeah. Subalit, hindi ka makakalabas sa impyerno magpakailanman. Yeah. Wala ng pag-asa pang makalabas pa sa impyerno. Ito ay lubos na kawalan. Isipin natin ang silida na ito. Kung mayroong isang mensahe sa pasukan na pinto, ang laman ng mensahe ay, kung ikaw ay pumasok sa silida na ito, hindi ka na makakalabas hanggang mamamatay ka. Kung ganun, papasok ka ba sa silida na ito? Ayaw. Mali, ayaw. Tama? Yeah. Kakilakilabon ito kung mabubuhay ka sa loob ng silid na ito sa iyong buong buhay. Kahit na ang silid na ito ay hindi sobrang init o hindi sobrang dilim. Tama? Hindi natin maikumpara ang silid na ito sa impyerno, right? Sa impyerno, mamamalagi ka doon, magpakailanman maging sa lawan ng apoy. Totong mayroong impyerno. Sinabi ng isang tao na hindi totoo ang impyerno dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya kagawa ng impyerno, subalit ito ay maling kaisipan. Mayroon 162 beses na tinukoy ang impyerno sa bagong tipan.
At si Jesus mismo ang nagsalita ng impyerno ng 70 beses. Ang Biblia ay totoo at si Jesus ay hindi nagsalita ng kasinungalinaga. Tama? Hell really exists. Meron talagang impyerno. Because the Bible says. Dahil yan po'y sinasabi ng Biblia. So, it's a conclusion, the result of a check-up. Kaya ito yung konklusyon ng resulta ng aking ng pag-check-up sa aking kasalanan. Ang makasalanan ay isinilang sa likas na pagkamakasalanan. Ang makasalanan ay gumagawa ng kasalanan. At ang makasalanan ay may maruming kasalanan sa puso. Ang makasalanan ay hindi makakagawa ng matuwid na gawa sa harap ng Diyos. It's a conclusion. Ang makasalanan ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. You are born as a sinner, right? Sinilang kang makasalanan, tama ba? You committed many sins. Kaya nakakagawa ka ng maraming kasalanan. Someday you will die. Balang araw, mamamatay ka. But it's not the end. Pero hindi dyan nagtatapos. After death, there is a judgment. Pagkatapos ng kamatayan, may paghukom. But the result of the judgment is eternal hell. Pero ang resulta ng paghukom ay walang hanggang impyerno. It's your situation. Yan po yung kalagayan mo. It's a really dangerous situation. Talagang mapanganib na kalagayan. If you die tonight, where will you go? Kapag namatay ka ngayong gabi, saan ka pupunta? You have to go to lake of fire. Mapupunta ka sa lawa ng apoy. How dangerous situation it is. Gaano kadelikadong sitwasyon po ito? Yeah. Then maybe you automatically, you knelt down. Marahil automatic, ikaw po'y luluhod. God, I'm a sinner. Diyos, ako'y isang makasalanan. Please forgive me. Pakiusap, patawarin please mo. Please just save me. Pakiusap, iligtas mo ako. You will have a broken hand. Right? Magkakaroon ka po ng pusong wasak. Awit 34:18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Kailangan mo may pusong wasak at bagbag na diwa. When you understand your situation, you will have a broken heart, right? Kapag naintindihan mo yung kalagayan mo, magkakaroon ka ng pusong wasak. Oh God, it's true. Oh Diyos, totoo po. I am a dirty sinner. Isa akong maruming makasalanan. Because of this, I will go to hell. Dahil sa mga kasalanan ito, mapupunta ako sa impyerno. It's a broken heart. Yan po yung pusong wasak. So we learn, right? Upang maligtas, ano ang dapat nating malaman? Hindi pa ako naligtas, ayon sa Biblia. Tama? At ako ay makasalanan sa harap ng Diyos. Tama po ba? Yeah. You will pray. Ako ay makasalanan na mapupunta sa impyerno. Pakiusap, iligtas mo ako. Today, when you go home. Sa gabing ito, sa pag-uwi niyo po, yeah. Please pray to God. Pakiusap, manalangin po kayo sa you Diyos. You can pray one thing. Isa panalangin yung isang bagay. Please help me. Please save me. Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. God, I don't want to go to heaven. Diyos, ayoko pong mapunta sa impyerno. I really want to go to heaven. Gusto ko po talagang mapunta sa langit. Please save me. Pakiusap, iligtas mo ako. Then, tomorrow, maybe God will save you through tunay na kaligtas. At bukas, ililigtas ka ng Diyos sa magitan ng tunay na ebanghelyo. Okay. Tomorrow is the last session. Bukas na po yung huling session. The most important session. Yung pinakamahalagang session. That's why Satan will hinder you. Kaya nga, hahadlangan ka ni Satanas. Sometime, it will happen. Your friend, best friend call you. Minsan, mangyayari po yung best friend mo, tatawag sa'yo. I'll let you meet. O tara, magkita tayo. I'll buy masarap pagkain. Bibili ako ng masarap na pagkain. Will you go there? Pupunta po ba kayo doon? What's more important? Ano po yung mas mahalaga? Your salvation. Yung kaligtasan mo. Don't lose the chance. Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. If you pray tonight, God will help you to come tomorrow. Pero kung mananalangin ka ngayong gabi, tutulungan ka ng Diyos na makarating bukas. Okay? Okay po ba? I really hope see you tomorrow. Ako'y talagang umaasa makita po kayong muli please bukas. Please don't absent tomorrow. Pakiusap, huwag kayong lumiban bukas. Okay? Okay po ba? Malanangin po tayo. Mahal namin at mahabaging Ama, salamat po sa dakilang pagkakataong ito na ibigay mo sa amin upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ipakalo mo po ang kaligtasan sa lahat ng dumalo. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po, see you tomorrow.